Chris Aquino at Mel Sarmiento. Hiwalay na. Nagsalita na si Chris Aquino para linawin ang tunay na estado na relasyon nila ni Mel Sarmiento. The hottest news. The latest updates. This is Push Daily. I must end this chapter. Ito ang mga binitawang salita ng Queen of All Media, Chris Aquino, tungkol sa relasyon nila ni former DILG Secretary at Calbayog Mayor, Mel Senen Sarmiento. Towards the last quarter of 2021, nang masayang ibinalita ni Chris ang engagement at upcoming wedding nila ni Mel. Full support sa kanila ang kanyang mga kaibigan, maging ang anak na si Bimby. Ngunit sa pagpasok ng 2022, ay burado na ang mga litrato nila sa social media accounts ng aktres. Hindi na pinatagal pa ni Chris ang mga espekulasyon ng mga tao. At sa kanyang Instagram account ay nagsalita na siya para klaruhin ang sitwasyon nila. I want to spare myself and my loved ones from further rumors and speculation. Bungad niya. Una niyang ibinalita ang kondisyon ng kalusugan niya. Matatandaan dati nang naikwento ni Chris ang kinahaharap niyang health problems. Kita rin ang pagbagsak ng timbang nito at ang madalas niyang pangangailangan ng pahinga. My health has continued to deteriorate, and I will soon fly abroad for further diagnostic tests and if needed, do all the treatments and procedures to help address my drastic weight loss. And if possible, strengthen my immunity. Kwento niya. Kalaki pa mensahe niya ang litratong ng kanyang pagpapacheck up. Patuloy niya, from the last quarter of 2018, I've long known that my autoimmune conditions could only be treated but not cured. I have accepted the truth. Many complications from having autoimmune may arise, especially because I am immunocompromised and we have been forced to live with a nearly 2-year worldwide pandemic. Sa kabila nito, nananatili siyang matatag dahil sa kanyang pananampalataya. My faith in God has taught me I must completely surrender all to His will and His timing, aniya. Sa nasabing post rin ay kinumpirma niya ang hiwalayan nila ni Mel. Sa pinagdadaanan ko ngayon, may tao pa bang gustong pag-usapan pa ang kanyang paghihiwalay? Tanong niya. Ngunit ito ay isa sa mga kailangan niyang gawin para sa sariling katahimikan. But in order for me to be able to peacefully move on and focus on myself and my health because my son still need me. Kuya Josh has autism and Bim will only turn 18 in 3 years, 3 months and 16 days. I must end this chapter. Isinama ni Chris sa post niya ang screenshots ng huling mensahe sa kanya ni Mel. I'm worried about your situation and what you have texted me. Simula ng mensahe ni Mel. Ayon pa rito, dapat ay sabay silang kukuha ng RT-PCR test. Nakapag-impake na ito ng mga damit na dadalhin, ngunit naisip ni Mel na marami siyang napuntahang mga lugar, nagpunta siya sa mall, nagpagupit at namili ng damit. I'm reminded of what your doctor cousin told me. The responsibility of making sure you don't get COVID given your autoimmune, patuloy nito. Dahil sa dami ng pinuntahan at nakasalamuha, nagbago ang isip ni Mel sa pagpunta kay Chris. That's the reason I decided not to proceed there because I might further put you at risk and I don't want to be blamed for it. Paliwanag niya. For the past 2 days, I had enough time to think about things and accepted the fact that ensuring you don't get COVID is an enormous responsibility. Given my nature who loves to go out, I accept the fact that I already have bubble fatigue and I will not be able to, sad to say, continue living in a bubble. Dagdag pa niya. On that note, with a heavy heart, I accepted your offer of letting me go. For I cannot, in conscience, be able to accept that something will happen to you brought up by my going out of the bubble. Sa kabila ng desisyong ito ay inulit ni Mel na mahal niya si Chris. At kapakanan nito ang mas mahalaga lalo't may mga anak ito. I will always cherish in my heart the happy moments we had together, sabi ni Mel. I do love you. But I guess this is goodbye for your life is of greatest importance given that you have Bimby and Josh to take care of. You will forever be in my heart. Ayon kay Chris, ito na rin ang huling pagkakataon na magsasalita siya tungkol sa naging relasyon nila ni Mel. At hinihiling niya na respetuhin ang kanyang pananahimik lalo't pat kailangan niyang tutukan ang kanyang kalusugan. After that, you will never read nor hear anything at all about him from me. Because I still want to preserve whatever dignity I have left, saad ni Chris. By doing this, I only request for some respect for my humanity and privacy now and in the coming months when I fight for my health. Because I was brave enough to show you and tell you the truth. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages.